Yun nga po, attorney, hindi pa po kami sigurado. Eloy, huwag ka na kasing lumayo. Tao ni Hugo to eh. Di siya nag-utos. Fred, wala naman siguro mawawala kung alamin natin kung anong totoo. Tay, paano kung tulad niyo? Dinidiin din si Sir sa mga bagay na hindi naman niya ginawa. Di ba dapat natin tignan yun? Kaya nang tinimbrihan ako ni Eloy, agad ako nag-imbestiga. Okay. Copy, copy. Salamat. Sinilip ko ang lahat ng activities nila. Pagkatapos, pinuntahan namin yung agency para kausapin. Unfortunately, Captain Rosales, matagal nang retired ang daddy ko. Since the stroke, hindi na siya nakakausap. So, whatever happened in the past, stays there. Baka meron kayong kilalang Miriam Borja. O kaya Hannah. Eh, yung pangalang Federico Borja. Pamilyar ba? Captain Rosales, iniimbestigahan mo ba ako? Ah, hindi. Nagtatanong lang ako. Wala na tayong tanong, di ba? Thank you for your time. Pero sa oras na yun, kinutuban ako. Sige po, ako nang bahala sa kanila. Kaya pinasundan ko siya kay Nicolas. Di ako umasa na may pupuntahan tong surveillance namin. Until mabasa ko ang report. Mr. Borja, ang taong ito ay nasa Bicol ngayon. Kung kailan kayo paalis at papunta doon. Ang malinaw lang sa akin, pinipilit na akong kumbinsihin na walang kinalaman si Hugo at Kawili dito. Fred, I'm inclined to think na coincidence lahat ito. Pero it's highly suspicious na meron siyang photos ninyong mag-ama. At yan din ang pinagtataka ko. Sino pa bang nakakaalam na papunta kayo ng Bicol? Marami. Lahat ng kliyente namin sa talyer. Pati sa Maxwell. Yung tropa niya sa Purok Onsel. Buong Purok Onsel, pati si Kapitana. Matatagalan nating i-pinpoint yan. Pero anong motibo, attorney? Ba't nila kami aabangan sa Bicol? I'm not sure. Pero Fred, if you want my advice, pag-isipan mo muna kung tutuloy kayo. Hi everyone! Subscribe now to get the latest updates and videos of Too Good to Be True on YouTube. Don't forget to like this video.